ganon. Hala ang buksan ang isipan. Sasayan po agam. Venezuela, 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 hey. Venezuela, 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 ski. Venezuela, magandang araw. Ito na ang ikatlo at huling bahagi ng ating ika-apat na aralin para sa markahang ito. Noong taong mga nagdaang araw ay ating natalakay ang sanaysay, kung paano nga ba sumulat ng sanaysay, ang dalawang uri ng sanaysay at isang halimbawa nito na pinamagatan namang magkaibang henerasyon. Natalakay din natin kung ano nga ba ang mga bahagi ng isang liham at paano sumulat ito. Maging ang isang halimbawa ng liham na isinulat pa ni Jose Rizal para sa mga dalagang taga-Malolos. Sa araw naman na ito ay dadako tayo sa panibagong paksa na ating pag-uusapan para sa mga susunod na mga sandali. Pero bago yan ay nais kong panoorin, suriin at hingin ang inyong opinyon sa inyong mapapanood na video clip. Narito ang video. Testing. At iyan na nga ang video clip na sinasabi ko sa inyo kailangan ninyong mapanood. Ngayon, ano ang iyong nadama o masasabi sa napanood na video clip? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na ibahagi ang inyong nadama o masasabi sa napanood nating video clip sa ating group chat. Ipadala nyo na lamang doon ang ating mensahe nang sa gayon ay magkaroon tayo ng palitan ng puro-puro o pananaw patungkol sa napanood nating video clip. Kung ano man ang iyong kasagutan na ibabahagi mo mamaya sa ating group chat, ito ay kumakatawan sa iyong opinyon. Ngunit ano nga ba ang opinyon at bakit ko ito tinatanong kanina pa? Ang kasagutan ay malalaman ninyo sa ating aralin na pinamagatang mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Sinasabing mahalaga sa pakikipagtalastasan ang ating saloobin o ideya sa mga paksa o issue sa ating paligid. Upang maging malinaw ang ating pakikipag-usap ay gumagamit tayo ng mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Ang opinyon ay anumang palagay o bunga ng paghahaka, sariling kuro-kuro tungkol sa mga bagay-bagay o palagay. Ang mga pahayag na ginagamit natin sa pagbibigay ng opinyon ay ang mga sumusunod. Sa aking palagay, sa aking pananaw, sa tingin ko, kung ako ang tatanungin, kaya lamang, higit na mga panghahawakan, sa aking pahayag, para sa akin, sa ganang akin, nakatutuwang isipin at kung tutuusin. Kung ang mga bagay na iyan o kung ang mga pahayag na ito ay gagamitin mo sa simula ng bawat na iyong sasabihin, ay masasabi natin na ang iyong sasabihin ay iyong opinyon lamang o sariling paniniwala. Halimbawa, sa tingin ko, ang pinakamaganda na yatang kulay sa buong mundo ay kulay puti. Dahil ginamit ko ang parirala na sa tingin ko, masasabi natin na ang sinabi kong iyon ay isa lamang opinyon.
Isa pa, nakatutuwang isipin na ang mga bata ay naglalaro. Dahil ginamit ko ang pahayag na nakatutuwang isipin, otomatiko na ang sinabi ko na iyon ay isa lamang opinyon. Kumbaga, para sa akin, iyon ang totoo o iyon ang tama. At hindi lahat ng aking opinyon ay dapat napaniwalaan ng kung sino man. Sa madaling salita, ang opinyon ay maaaring tama at maaaring mali. Ito nga ay kumakatawan lamang sa kung ano ang alam mo at kung ano sa palagay mo ang tama. Sunod, sa pagbibigay ng matibay na paninindigan naman, ang mga pahayag na pwede nating gamitin ay ang mga sumusunod. Kung hindi ninyo ikagagalit, ibig kong magbigay ng halimbawa. Hindi lamang ganoon kung inyo sanang mamarapatin bilang karagdagan at sa kabilang banda, ganito ang dapat. Sunod, meron pa tayong mas pinananaligan ko ito kaysa, mas kinikilingan ko ito kaysa, bilang pagwawakas, may ilang mahalagang punto na sa palagay ko ay pahintulutan ninyong tapusin ko ng ganito. Mayroon din tayong tinatawag na nanaisin kong ganito kaysa o kaya naman ay pero kung tutusin. So kapag nagbibigay naman tayo ng matibay na paninindigan, ang pinagkaiba nito sa opinyon ay mula pa lamang sa tawag dito, matibay, paninindigan. Kung ang opinyon mo ay sarili mo lamang pananaw, dito, bagaman ikaw ay may sariling pananaw, pinaninindigan mo yung pananaw mo na iyon. Pinaninindigan mo yung pinaniniwalaan mo na iyon. At para masabi mo na ikaw ay naninindigan at meron kang matibay na paninindigan sa iyong sinasabi, kailangan ikaw ay may kumpiyansa sa kung ano ang iyong sinasabi, hindi ba? At para mas mahalata nga na ikaw ay naninindigan, pwede mong gamitin ang mga pahayag na ito. Una, may ilang mahalagang punto na sa palagay ko ay, 'di ba? So doon ay kita na agad na mayroon kang alam. 'Di ba? Kumbaga, alam na alam mo 'yung sinasabi mo kasi kita mo na mayroong iba, may mga mahalagang punto na sa palagay mo ay pwedeng tama. Sa palagay ko ay nakalimtaan mong ipaliwanag, 'di ba? So bigyan mo natin ng isang panghalimbawa. Mas kinikilingan ko ito kaysa sa paniniwala mo. Diba? Dahil doon sa sinabi ko na mas kinikilingan ko ito, nagbigay ako ng paninindigan sa kausap ko na ito yung pananiniwalaan ko. Dito ako, sa palagay ko, ito ang mas tama kung pagkara sa sinasabi mo. Diba? So, kumbaga, kung meron kang gustong sabihin na opinion mo at meron kang pinaninindigan, pwede kang gumamit ng mga pahayag na ito at otomatiko, bagaman ito ay opinion mo, otomatikong ito ay papatak sa kategorya na matibay na paninindigan. Sunod, bukod sa opinyon, matibay na paninindigan ay meron tayong mga mungkahi. Ang mga mungkahi naman ay tumutukoy sa isang panukala, suwestiyon o kaya naman ay rekomendasyon tungkol sa kung anumang paksang inyong pinag-uusapan. Ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng mungkahi ay ang mga sumusunod. Iminumungkahi ko, pinapangalawahan ko ang mungkahi, gusto mong talakayin natin ang kung ipahihintulot ninyo, maaari bang at pwede bang? So, bigyan natin na yan ng mas konkretong halimbawa. Halimbawa, iminumungkahi ko na buksan na natin ang halalan. So, mula doon sa sinabi ko na minumungkahi ko, ako ay humihingi ng, nagbibigay ako ng sugestyon o binibigay ko ang pagkakataon na buksan na, 'di ba? O gawin na kung ano man yung gusto kong mangyari, 'di ba? So parang humihingi ako dito ng approval kumbaga ng pahintulot. Kumbaga humihingi ako dito ng pahintulot sa kung sino man ang kinakausap ko na siya ay sumang-ayon sa kung ano ang gusto kong mangyari. Kaya nagbibigay ako ng aking mungkahi. O isa pa, maaari bang turuan mo naman ako kung paano alamin ang kasagutan sa tanong na ito? O kaya naman ay, pwede bang pumunta ako sa inyo sa susunod na linggo nang sa gayon ay makapaggawa na tayo ng ating thesis? Diba? Gusto mong talakayin natin ang issue ng korupsyon sa Pilipinas? Diga? At panghuli na pwede natin halimbawa, kung ipahihintulot ninyo ay nais ko po sanang
ako na ang magluto ng hapunan natin ngayong gabi, 'di ba? So sa madaling salita, ang lahat ng mga bagay na ito o ang lahat ng mga pahayag na nasa inyong screen sa ngayon, kapag ginamit niyo yan sa isang pahayag, sa simula ng isang pahayag, ay automatikong humihingi ka ng pahintulot. Humihingi ka ng approval. O diba? O ikaw ay nagpapanukala, ikaw ay nagbibigay ng suhestyon sa kung sino man ang iyong kausap. At iyan ang mungkahi, opinyon, at matibay na paninindigan na maaari nating gamitin sa ating pakikipag-usap sa iba, maging sa pakikipagtalastasan ng ating saloobin o ideya. Tandaan natin na huwag dapat tayong matakot na magpahayag ng ating opinyon, paninindigan o mungkahi sa ibang tao. Dahil lahat naman tayo ay malayang gawin ito. Subalit, syempre, kailangan pa rin natin ng pananagutan. O kumbaga, tayo ay mayroon pa rin pananagutan. May pananagutan tayo sa kung ano man ang ating sasabihin. Kaya naman, kailangang maging matalino tayo sa pagbibigay ng ating mga saloobin, mungkahi, o kaya naman ay matibay na paninindigan. Ngayon, para sa inyong gawain, sa inyong libro, sagutan sa pahina 223 ang gawain 1. Maraming salamat sa panonood ng ating talakayan. Dito na nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. At maraming salamat muli. Magkita-kita na lamang tayo sa ating susunod na talakayan. Paalam!